This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. Kailan pumasok ulit sa buhay mo ang musika? Nagsimula, sir, nung naglabas ako ng kanta last year. Okay, so ngayon naglabas ka ng kanta last year. What made you finally say, tama na to, maglalabas ako ng kanta itong taon na to, 2021. Anong paano mo pinilit ang sarili mo na gawin yun finally? Tanda mo, busy ka, may day job ka. Opo. Ang oras mo, hindi iyo, di ba? Totoo, sir. Kasi siguro every time na pupunta ako ng kakanta ako sa mga Filipino bar, maghahanap sila sa akin ng, oh, meron ka bang original na kanta? Parang, lagi ko siyang naririnig, ang daming magtatanong, oh, may YouTube ka, may ganito ka. Sabi ko, ay, wala pa eh. Siguro yun yung isang kumatok din sa akin. Sabi ko, maglabas na kaya ako ng kanta since pandemic pa eh. Mm. Yung mga tao makakapakinig pa since wala naman silang ginagawa din. Yes. May time silang makasuporta, yes, makapanood sa'yo, makapakinig sa'yo. Yun siguro yung isa din sa dahilan kung bakit sinimulan ko na, sir, na maglabas ng sariling kanta. Sino katulong mo gumawa ng mga kanta? Kaibigan ko, sir, si Rasek. Rasek, shout out to you, Rasek. Shout out bro Rasek. So yung song mo, ang maganda sa ginawa mo is hindi ka naghintay ng may gagawa para sa iyo. Ikaw mismo, ayun sinasabi mo, ikaw nakakatok sa pinto. Totoo, sir. Ano pakiramdam nung finally lumabas na? Sobrang excited ako, sir. Sobrang excited ako i-share siya sa lahat kasi active na ako sa social media. Parang dati, sabi ko iba pala yung pakiram na dati na cover lang ako. Mm-hmm. So wala, parang hindi sila ganong naniniwala sa'yo. Then nung naglabas ako ng original, nandun na yung mga ibang taong hindi mo nakakausap ng matagal, yep, na panahon. Biglang, uy, wow, naglabas na si Marvin ng kanta. So pakinggan natin, ganun. Sobrang may masumuporta, sir, talaga. Ano sinabi ng mga kapatid mo, ng mami mo, ng daddy mo, lolo mo, is he still around now? Wala na siya, sir. Opo. Ano, nabutan ba niya na kumakanta ka professionally? Hindi. Hindi, sir. Sayang, no? Oh, sayang. Mami mo, anong sabi niya? Sobrang happy yung mami ko. Sobra siya laging proud. Lagi niyang sinasabi sa akin yun. Huwag kang makakalimot. Oh, laging ganun paalala ng mami ko na kahit saan ka makarating, huwag kang makakalimot. Right. Which is, until now, dala-dala ko yun na, kumbaga, sabi ko nga eh, kung saan ka makarating, babalik ka kung saan ka dapat galing, marunong ka lumingon. Yeah. Kung sino yung mga tumulong sa'yo ng mga panahon ka ako na sisimula ka pa lang, huwag mo silang kalimutan, kamustahin uli. By the time na maabot mo man yung mga gusto mo, like yung mga simpleng success. Pero para sa akin, simple sa kanila, pero para sa akin, malaking bagay. Always happy ako i-share